Ginto kong ituring ang tubig sa lugar na ito. Ah, nagalagpas ang tubig? Ang tubig dito ay sobrang isa sa pinakang pangailangan ng tao yan, ang tubig eh. Magandang hapon, pagkapops. Nandito tayo sa bahay sa Oriental Mindoro at bibisitahin natin yung isa sa mga katutubo na natulungan nung nakaraan. At kasama ko nga dito si Glenn at saka si Laura. Ayan, mga kapatid ko po sila. And kasama ko rin si Neil. Ayan, medyo maulan ang panahon sa Mindoro. Kita inyo makulimlim. And nagbabadya na umulan. Lakad lang kami, mga kapobs. At sama natin dalawa, oh, yung ating mga kapatid. Bilis yan, sana yan dito sa Mindoro, Brad. Nako. Ako yung mag-a-adjust, ah. Wala yan. Bilis talaga yan sila. Iniwan namin yung motor doon, nagbabadya kasi na umulan. Ito, makulimlim dito banda. Madulas dito pagka motor. Paakyat pa lang, parang hinihingal si Brad nila. Palaban ka dito sa Mindoro, Brad. Lapit lang naman dito. Sa unahan lang. Tawa ng tawa si Kasaka. Kasaka. Sana yan. Ito, kaninong bahay naman ito? Tao po. Kaninong bahay ito? Ah, sige, tanong muna tayo. Kuya? Gandang hapon. Nagabihis pa, nagabihis. Ayaw, si Kuya Sani. Si Kuya Sani. Ito yung asawa, di ba? Yan ang asawa niya. Saan yung bahay niyo, kuya? Saan, bada? Dito tayo dadaan? Ay, mali man yung inano mo. Dito? Doon sa kabila? Wala tayong daanan dito? Ha? Pero malapit lang. Ito, daanan din niya. Bago na pala ang daanan niya. Saan ka pupunta po? Ay sige, samahan ka muna namin mag-igib. Malayo ay iniigiban mo, kuya? Saan banda? Oh. Ayan ha, mga kapobs, pag nag-igib ang mga taga Mindoro, malayo. Dito pa yan, sa unahan pala ang igiban. Mabuti, kita natin si Kuya Sani. Ito yung asawa ni Ate Aliyah, no? Ano pahalan ng asawa mo, kuya? Nimpa yun, no? Dito na yung ilog. Ah, dito kayo mag-iigib. Ah, parang naalala ko tong lugar na to, yung bata pa kami. Anong, hindi ito tuyo dati? Ilog. Ayan, sa likod naman. Ayan.
Dahan-dahan lang talaga yan. Ah, nagalagpas ang tubig. Parang balon yata. Balon, balon siguro ito dati. Kanino rin itong electric, may electric. Ah, sa manukan. Alala ko, itong lugar na to dati is masagana pa ito. May tubig to dito dati. Talagang yung mga maliit pa kami, yung tiyahin ko, dito yata sila naglalaba noon. Iwan ko bakit ngayon tuyo na, siguro dahil sa weather condition, medyo sige ang init ngayon, medyo El Nino. Yun siguro isa sa mga dahilan. Medyo ulan. Isang galon lang ang dala mo, ilang beses ka mag-igib? Yeah, puno na. Ilang beses po kayo mag-igib? Tatlo isang araw. Tatlo sa isang araw. Pang-inom po yan? Mm, iba pa sa uling. Nag-uuling kayo ngayon? Mm. Yung misis mo, nasaan po? Nandun sa taas. Nandun sa bahay nyo? Mm. Ah, sige. Samahan na natin sila. Nakita natin sila, siya. Hinahanap talaga namin, naligaw kami. Tapos, mabuti na lang, nag-igib siya ng tubig. Kung hindi, hindi rin natin ito nakita. Ayan. Tara. Ayan. Samahan namin siya sa pag-uwi. Yung mga area, hindi balagyan ng mga jetmatic. Kasi wala rin tubig, no? Mm. Kaya dito talaga malayo, talaga ang kinukunan. Pasiwertihan yung sa aking bahay nga, walang tubig. Ang tubig nanggaling pa dito sa bundok rin. Wala ikaw mga malaki ng anak, kuya? Hindi pa lang ako. Hmm? Maliit pa. Maliit pa lahat? Hmm. Kaya mula sa pag-uling, ikaw pa mag-igib ng tubig? Oo. Oh. Ito ang daan. Baka kailangan pahinga muna. Ha? Ayos lang. Ayos lang po. Ako naman. Sige nga kuya, tingnan ko lang kung gaano kabigat yan. Kaya naman to. Ha? Kaya naman. De, patry lang ako. Patry lang. Kaya mabara. Ayun. Mababasa talaga da. Saan ang basa o? Ang tubig dito ay sobrang isa sa pinakang pangailangan ng tao yan, ang tubig eh. Pag malayo yung lugar nila, yan. Nababasa yung... Ako naman. Ha? Ako naman. Hingal talaga tayo eh. Wala pala tayong dalang tubig, no?
Ayun oh. Ganda ng view ah. Nila. Dito tayo sa bundok. Overlooking oh. Kita yung ilalim. Malayo na, malayo pa. Kuya. Ito ang bahay namin oh. Ha? Dito ang bahay namin. Dito na? Oh. Ah, sige. Dito na doon. Kami. Dito sa bukid namin. Ito yung bahay ninyo. Tapos saan si Mrs. mo? Doon sa ano? Sa bukid? Doon kayo ngayon? Oo. May ano kayo doon? Tanim. Ah, nagtanim? Tanim. Ah, sige. Doon na tayo diretso. Malapit lang ba? Yun o. Yun, yung isang bukid pa. Ito lang. Ah, sige. Sige, kung doon tayo. Sino mga kasama nyo doon? Mga nanay ko. Ah, nanay mo. Dito pala to sa ano nila, sa mismo palayan nila, parang kaingin. Dito na po. Ito. Ito? Ito, taas pa. Nag-ano sila doon? Yun yata sila? Nanay ko doon. Ah, nanay mo yun. Ah, sige. Nagkano sila dito? Nagadamo? Dito na kayo. Bahay sila doon. Then naglagay sila dito ng bahay-bahay para dito sila magtanim. Inyo itong tanim? Ang nanay ko yan. Ang sa inyo po saan? Mm-hmm. Ay yung doon? Mm-hmm. Ingatan. Hindi lalaki yung palalim kung walang ulan. Oh. Paano yan? Medyo tagtuyo tayo ngayon. Ano lang ito? Ha? Palasutin lang. Ang palasot. Parang ano lang, ang paswertihan lang to. Panalangin lang natin eh no. Ay. Uy. Baka kagatin kami ti. Opo. Kami po ito. Ayan. Ayun, ang layo, mga kapobs. Makita man ninyo yung bundok. Dito na tayo sa gitna ng bundok. Ate, kumusta na kayo? Ayos naman po. Ay. Ayan, sige, hawakan mo yan ha. Para marinig ka nila. Kumusta na kayo? Ayos naman po. Opo, opo. Talagang malayo pala itong bundok ni John, no? Opo, malayo. Okay lang po. Kasi alam naman natin na dito tayo sa pananiman ninyo. Dito pala kayo nagatanim? Dito po. Uh-huh. Ay, kumusta yung mga pananim ngayon? Ano nga po kasi may masyadong ulan. Minsan lang ulan. Mahina po maglak yung mga mais. Hindi po magsibol yung iba. Opo. Yun nga, no? Tagtuyot pa naman ngayon. Yung iba lang po yung sibol. Paano yan? Pagka ganyan, ano? Dito lang umaasa ang mga kapatid natin ng mga katutubo. Pagkalagang itong mga pananim na to, malaking tulong kasi to. Ngayon na panahon naman ng tagtuyot, talagang sila ang number one apektado dito sa lugar na to. Oof, ang layo ng lugar nyo. Saan na si kuya? Yun, pahinga-hinga. Talagang nakita namin siya doon. Nag-igib ng tubig. Ayan. Kumusta kayo? Ang inyong mga ano, hanap buhay, uling pa rin, no? Opo, uling kayo. Nakabili na kayo bigas lang. Opo. May bigas kayo? Galing lang po nga sa nanay mo. Huwag ka mahiya. Mahiyain man to.
Opo. Talagang ligo talaga sa pawis. Ayan. Eh si Kuya nga eh ligo rin eh. Nagbalik kami dito sa iyo. May suporta sa iyo ha, sa inyo, mag-asawa. Bali ito ay 5,500 plus. Bigay ko sa inyo ha. Sakit. Sobrang narigo tayo sa pawis ha. Tanggapin niyo po, Nay. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 500, 5,500. May mga barya pa, no? 20, 40, 5, 46, 47, 48. Oh, sige. Yan po ay galing kay Ate Edita. Yung nagtulong din sa inyo dati. Kay Ate Edita. Opo. Sa ibang bansa siya. Opo. Parang pangtatlo na. Opo. Pangtatlo na. Oho. Ano ang gusto ninyong sabihin sa kanya? Maraming maraming salamat po. Kasi po ngayon makakabili po ako ng sapatos ng anak ko kaya sandals kasi po mag-recognition po, may owner po kasi yung anak ko. Wow! May owner ang anak mo? Exacto po, ito, yun po ang inaano namin na makaano po ng ano, sandal ng anak ko po, mag-attend po ng recognition bukas po. Saan nag-aaral ang anak mo? Diyan po sa San Juan. Ah, sa San Juan. Opo. Anong grade na siya? Grade 1 po, yung isa po mag-graduate ng kinder. Wow, ayan. Pag-aralin talaga ninyo yung mga anak ninyo ha? Yan talaga ang kailangan natin. Maraming salamat po. Oo. Si Ate Ilang Edita. Tulong na po yun sa amin. Opo. Si Ate Edita po yan, nanonood. Anong gusto mong sabihin? Maraming maraming salamat po sa pagpatuloy ng pagtulong sa amin. Kasi hindi lang po ito ang pagbigay. Ilang beses na po siyang makapagbigay. Maraming salamat po. Opo. Kuya, yain talaga si Kuya po. Maihain yung asawa niya. Pero masipag talaga ang asawa mo, no? Masipag naman po sa pagtanim. Tapos mag-uling para lang po may makain tapos kung ano araw-araw po makibaan ng anak ko. Ayun. Yan mga kapobre ang pagbisita natin. Ate Edita, maraming salamat. Chinachat ko si Ma'am Edita tuwing uuwi ako ng Mindoro kasi yun ang bilin niya sa akin. Pag umuwi ka, Kapobs Archie, i-chat mo po ako. At talagang yun nga po, makatulong sa kanila ba? Kaya maraming salamat Ate Edita. First time ko rin makarating dito sa lugar na to. Ayan, congratulations sa anak nyo. Anong honor ng anak nyo po? Hindi ko po alam, basta binilin po ni Madam na magpunta po kami bihisan po ng anak. May honor. Opo. Dahil may honor. Opo. Wow. O, sige, maaga pa, makapabayan ka pa kung anong bilihin ng pangailangan nila. Kasi ang bilin ni Ma'am Edita sa akin, bilhan ng groceries at mga pangailangan. Ang naisaisip ko, sabi niya, bahala ka na Sir Archie kung anong desisyon mo. Naisip ko na ngayon, panahon na ito, baka may iba silang pangailangan. Kaya mas nabuti natin na cash na lang ang binigay para sila ang magdesisyon kung ano. Ayun pala, may kailangan silang bilhin, mga ganun. So, ayan po. Nanay, hindi na kami magtagal ha. Ayan. Doon tayo palagi magpasalamat sa Panginoon po, at sa kay Ma'am Edita. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat mga kapobs. Magandang araw. Yon mga kapobs. Mukhang nagbabadya na po ang ulan. Ayan po oh, doon oh. Ayun. Ayan. So nakarating din tayo dito sa ating mga kababayan dito po sa bundok. Ayan. Ito po ang ginagawa nila. Ito yung mga kamutihan nila. Tsaka may maisan din. Ayan po. Halos hindi raw lumalago ang mga pananim nila dahil grabe nga, grabe po ang ano, ang init. Walang tigil ang init mga kapobs, El Nino eh. Ayan o. Oh. Ay, konti lang yung mais na tumubo dahil sa ano, dahil sa init ng panahon. Pero pagka ganyan na, kasi ang ulan parang umiwas, nagpabayan tayong ulan, no? Dito, no? Akala nyo bubuhos na dito? Tapos sayang mabumuhos dito, parang iiwasan pa tayo dito. Pambihirang patis, ano? Kuya!
Mahihain man si kuya man. Pagka ano doon kami kanina kayo. Mata may kapobs, Ate Edita, maraming salamat. Yung pinakang bahay po nila nandoon sa gilid, nandoon sa baba. Ito ay parang pahingahan lang nila tuwing naglilinis sila dito sa kanilang mga pananim. Salamat ka pobre.